Okay, next vlog is about, you know, ito lang inaisip ko, no? Inspired by PBB, but napakahilig nating maliitin yung kung ano yung nagagawa ng ibang tao. Porket, yeah, okay, sa reality ng buhay, in the reality of life, mayroon tayong magagawa. Meron tayong special talent. So, kung nabasa niyo yung multiple intelligence ni Gartner, di ba? May mga tao na skilled sa mga task pwede. May mga tao namang inclined sa music. May mga tao namang, ano, inclined sa sports. Hindi lang yung task, ha, yung kagaya ng ginagawa sa PBB, but athletically, meron sila. At minsan, hindi nila nati-discover yun kung hindi pa nila ginawa yung task na yun. And, kasi each work, each task contributes to another. Sabi mo, magluluto ka lang naman eh. Okay, mamaliti mo yung luto at saka yung pamamalayin ka, edi, kung wala siya, paano ka kakain kung hindi ka marunong magluto? At hindi ka makakapagluto, kagaya sa case. Diba? Yun na yun. Diba? Sasabihin nyo, kanta lang naman yan. Mga nakakalimutan nyo, yung mga taong magaganda boses, nakakapag-inspire yun ng tao, nawawala yung stress ng tao pag nakakarinig ng magandang boses. Diba? Yung sinasabi nila, bakit may mga taong mahilig makinig ng radyo, yung sinasabi nga nila na may mga taong kumakanta na pang singer talaga yung boses, professional singer. Pag nakikita nila yung mga babaeng magaganda boses, parang si Regine, si Angeline, si Sarah, yung mga ganun. O yung mga singers ngayon dito, di ba? So, sabi nyo, kanta, luto lang yan, yun na lang maging accommodating sa inyo. Pag down kayo, chine-cheer up kayo, malaking bagay na yun. At hindi kayo gina-judge. Di ba? Eh, hindi ko ba kasi maintindihan sa mga tao, mahilig mag-small ng mga bagay-bagay. Eh, hindi naman dapat. At sinasabi nga ni Brenda, hindi naman kasi ito hindi naman kasi ito musical show. Eh, yun na nga eh. Reality show yun. So, ibig sabihin, sa reality, meron kang maiko-contribute sa mga kasama mo at dun sa general body of work na hindi pwedeng maliitin ng iba kasi maski pa paano, nakakatulong yun. Yun na nga lang magpay-pay cut. Taga-abot ng tubig eh. O, di ba sa basketball? Tsaka sa volleyball, yung mga utilities nila na nagbibigay sa kanila ng tubig, nagmamasahe sa kanila pag medyo may masakit sa kanila, malaking tulong yun. Isipin mo, kung wala yun, di masirap yung player. Yun lang ang ginagawa nila, pero malaking tulong yun. At sa ating mga PWD, dapat maintindihan nyo rin yung Gartner, yung theory ni Gartner of multiple intelligence. So, ibig sabihin, marang sa kanyang sa task, meron tayong magagawa, pero yung pag-push sa atin ng mga tao, yung pag-motivate sa atin, tulong din yun. It's their job to motivate us and it's our job to do it. E ganun, merong sa isang team o sa isang group, may tagagawa at merong taga-motivate. At ganun din sa PWD sector. At sa lahat ng sektor dito sa lipunan, may ganun at hindi nawawala yun. Kaya dun sa mga ano, wag kayong, yung pa yung isa, kung magchichismis kayo ng usapan, di ba? Kasi alam nyo nang may camera, di ba? So sana, paglabas nyo, pag kayo na yung nasa likod ng camera, mag-iiba ang tingin nyo kapag ka pinakinggan nyo yung sarili nyo pag nasa harapan kayo ng camera. Kaya nga, di ba yung mga artista, malalaman lang nila na satisfied nila sa performance nila when they watch their own movie. At merong hindi na sa satisfied sa acting niya dun sa
certain pelikula na yun. Meron talaga perfectionist yung dating. So, napakahirap. So, yun lang. Ang ano ko ngayon is, para sa mga PWD, lalo na kasi tayo yun eh. Tayo yung not worth it sa task eh. Tayo yung may task na hindi kayang gawin at may task naman tayo or meron naman tayong specialty na pwede natin gawin kahit tayo disabled. Kaya kahit anong makokontribute natin, never natin iismulin yun. Kasi kung wala yun, hindi rin makakakilos yung iba sa atin. Lalo na sa mga organizations natin at sa PWD sector in general. So, yun lang po.